Ayun. Hello! Hello! We are live. Wow. Happy Friday sa inyong lahat. Happy Friday. Happy Friday, friends. Friday ba ngayon? Friday. White Friday. It's a Friday. White Friday. White Friday. Is it Friday para may pagulitan? Good evening raining, sa really lahat hard. Ng mga nanonood. Diyan, sa ano? Sa Texas? Oh, yeah. Oh, ang dilim pa. Talaga. Dito rin madilim. Oh, diyan. Dilim diyan. Gabi. Ang ating early bird ngayon. Wow, si Nino. Si Nino ang ating early bird ngayon. Oo. Hi, Nino. Hey, and then, numbers. Of course, si, ano? Si Rowart. Si Rowart. Hey, Nonoy. Nonoy is here. Hi, Nonoy! Si Rex is also Thanks here sa Kasigava. Naka. Nonoy, miss ka na ni Aris. Hey, Rex. Hey, Ava. Mike Rimas in the house. Early daw siya. Si Glenn. Hi, oy, Mike. Si Glenn. Salamat sa ano, salamat sa pinadala mong ramen sa akin kahapon. Ha. Meron siyang bagong bukas na ano, na ramen store si Glenn. Sa Makati, sa poblasyon. So, daanan niyo. Poblasyon, okay. Mm-hmm. Si ano, tita mo, ano, Athena is also Hi, here. Hi, tita! Si Mam Laresa. Hi. Hello. Hello. Yang Talavera Cardenas, TGIF, Hey Moonshine Day. Hey Moonshine Day. Hi, Mark Maranan. Nandiyan din si Mark Maranan. Wow. Of course, like palaging nandiyan yan. Salamat sa palaging suporta. Sa kasi Epot Acorda is also here, no? Yeah, no? JC Moon, rock on. Ayan. Yeah. Happy Friday. Happy Friday ninyo. JC Moon. Oh. Jane Canary is here. Si Jan. Wave. Sabi si Jan. Oh. Mm-hmm. Si Aaron of Ask Fly. Yes, hi, Aaron. Hey, Aaron. How are you doing? Dean Russell, Agatha. Yeah. Ayun, no? Hello. Hey, Dean. Everyone's here. The regulars. What's up? Si Dr. Adele, present daw. Parang nawawala si Kimi Buendia. Bakit nga hindi pa nagpaparamdam si Kimi? Mamaya-maya siguro, nandito na yon. Mm-hmm. Si Ruby, ayun. Kalinawan. Of course. Thank you for always ano sharing. Rin. Hi, Ruby. Yes. Oh, yeah. Malaging hello, ano, nag-sharing siya. Always present, always sharing. Thank you. Denzel Thank Malfarta. Hi, hello. Denzel. Yon. Tropa yan. I love you too, Robert. Sabi ni Robert, I love you daw. I love you too. Ayan, oh. Ayun, magandang ano, magandang gabi sa inyong lahat. Oy, si ano, Athena, may Athenian na kagad dito. Ito yata ang ano, original eh, no? Na Athenian. Si Tyre. Hi, Tyre. Original. rock and roll, sabi ni Glenn. Si Ives, ano daw? Nasaan na yung sabi ni Ives, rock and roll daw. Ang cute naman. Jeff Flores, hi. Jane, ayan o. Oh. Diba? Ayan o. Oh. Si Sai. Thank you Aute for Amake. Ano. Hi, Abby. From Aute Amake. Ang ganda ng ano, bagong release nilang song. Ano nyo, check out nyo sa Spotify. Aute Amake. Aute Amake. That sounds yes. Very good. Name. Yep. Exactly. Abby, right. Hi, at show. Angela. Ayun. As of now, we have 30 viewers. Yun, no? Bilis agad. Thank you for watching viewers. Every Friday. Cesar, Hey Moonshine, Friday. Cheers. Cheers. Yeah. Cheers. Ayun, no? Cheers. Ano pa mangyari tonight? Wow, nakajamba ka na naman. Naka-jablo na naman siya. Ako, wine ako ngayon. Hello, Jim. Wine, eh. Ito wala. Saan pa na bibili yan? Nung nasa Pilipinas ako, wala pa niyan. Cheers. Alin? Jablo. Dami, IPS eh, meron eh. Hmm. Hindi ko nakita dyan nung, ano, last time. Athena, meron na namang Athenian dyan na nagpapa-shoutout, oh. Mike Rimas. Hi, Mike! Sold na. Pangalan. Oh, na-announce nyo na ba yung contest? Parang medyo mapangit internet ko eh. Oh, announce mo muna. Mukhang mabagal nga net ni Angela. Oh,
Mm-hmm. Oh, sino mag-announce ang ng contest? Gian, announce mo na. Okay, so mamimigay ulit tayo ng t-shirt. Woohoo! Share niyo lang 'yung ano, share niyo lang 'yung stream ngayon. Tapos lagay niyo lang done. Post niyo dito sa comment. Class time. Wala lang t-shirt diyan. Yung mga naka-topless. Mm-hmm. Ay, t-shirt. Done, shared, SSD, kahit anong gusto niyo, basta maintindihan ko. Yung last week, sino nanalo last week? Bruce Delacruz! Bruce Delacruz won last week. This time, much fun. Congrats. Ayan, may mga nagdadaan. Please take note. Mm-hmm. Ang dami na nagdadaan, no? Ayos. Okay. So, let's introduce ourselves, guys. Maganda yung... Ano maganda? Ano yung maganda? Yung topic, maganda. Maganda topic natin ngayon. Kaya introduce today mo yung guest. Today is about, all about band names. Hindi, introduce mo natin sarili natin and then we introduce natin ang guest. Kasi meron sa atin ditong mga hindi nakakilala sa atin, syempre. So, let's go from the bottom. Si Bizarro. Yo, what's up people? Bizarro here. Same time. Bizarro. Thank you for watching the regulars. Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Excited din ako sa topic ngayon. So, keep on watching. It's gonna be lots of fun. And our special guest, of course. Hello to everyone. Hello. Hi, I'm Gian. Yung vocalist ng Hey Moonshine. Magandang gabi sa inyong lahat. Angela? Angie ga? Ay, sorry, sorry. Hi, ako si Ange. Secretary ng Hey Moonshine. Oh, secretary. Hi, Gay Rex Rockstar. Yun. Ako si Carlo. Ako ang basis ng Hey Moonshine. Good evening sa lahat at thank you. Thank you everyone for always tuning in every Friday. Walang sawa. Pakikinig sa amin. Yan. Panunood. Panunood pala. Wala pala. Ay, video eh. Podcast. Mm-hmm. Podcast. Hi, ako si Athena. Salamat sa panonood. Hi. Tulog na kayo. Joke lang. Hi, manonood mga Athenian. Mga Athenians mo, Athenia. Batian mo. Yun. Okay. Tone with ES, extra special. Ano? Tone extra special. What? Yeah, what? Tone. Ay, ano ba? Ito ang trivia master na ang Hey Moonshine. Yo, no? Ano na eh. Gilby si Kuya nandito. Gilby nandyan. Oh, si diba? Athenians. Ay, Kuya. Athenians present. Athenians. Yung mga fans naman ni Angela. Sa Laguna. Angelista. Angelista. Athenians sa kala sa lista, no? Oh. Ayun, so anong topic ba natin ngayon? Ano, Athena? Ano, band names. Band names, di ba? Tama ba? Yes, correct. Band names. Yes, correct. Wait lang. Oh. Hi, Moira! Hi daw sa mga tito sa titas. Hello. Hello. Ayan, oh. Sabi ni ano, sabi ni Erwin, Bok, Jay, Jimbo, wag na muna kayo munood kisa ni Flora. Dito na muna tayo. Grabe. So band names, ang topic natin ngayon. Pakilala na natin ang ating mga makakakwentuhan this ano tonight. Bizarro, please ano, please introduce our ano, our guest. Dalawa lang sila ngayon, pero ano, dalawa yan, pero antayo. We'll be very busy even with two guests only. I'll go. Yeah, pare, ito nakasabay natin before when we played for the Southern Project in TSP production before the COVID hit. Nakasabay natin sa Gerson. So they're they live in the south also of Manila, and they're an underground band that plays original music, and their name is 806. So let's welcome them to the show. 806, what's up, you guys? Hello, hello. Yay! Good evening. Good evening. Uy, nawala yung ano ha, yung salesman ha. Change outfit. Pang pre-prod yung kanina.
Sorry, pinansin ko kasi kanina. Sorry. So we have John, 326. Hello, hello. Thank you for having us, Moonshine. Good evening, Moonshine. Salamat, salamat. Pogi daw, oh. Pogi daw, oh, di ba? Nyoks. Welcome. Nyoks, may tanduay ka sa akin. Si Obet, ako yung mascot ng 826. Onet daw eh, hindi raw Obet, Onet. Pagkapit na Obet, maraming pagkapit ah. Johnny, makilala ka. Johnny, drummers ng 826. Yan. Yan, no? Oh, yan, no? At pinsan ni... At pinsan ni... That's a good answer. Pinsan niya. Hey guys, actually, matagal ko na nakasama si John. Ever since 2006, yata, he was a drummer for... my band called Kevlar before. Nagko-cover lang kami niya. Kasama ko na rin si John at saka si Nino. Yan, kasama ko sa Kevlar. Hey Nino, Bracamonte, what you doing? Nino, bumuti ka na doon. Okay, so pag-usapan natin yung 806. Paano ba nabuo yung 806? Yung Gersons ba is your first gig together? Oh. Yes. Yeah. Nagsimula ito dahil sumama lang kami. Kita rin sa station. Wala siya ngayon. Sumama lang kami sa jamming nila. Meron sila pinuntaan na studio. Tapos si Mark kasi matagal yung basis namin. Matagal na kami magkasama niya. Since high school, kakabanda ko na siya. So, inisip namin, sumama. O ako pala, sumama. Manood sa kanila. Tignan ko kung okay yung Tugtugan. And then from then on, yung drummer nila ata hindi na nag-continue. So sabi ko, baka pwedeng ako nila, wala naman akong ibang ginagawa. Ayun, so from then, atak-atak na, dito na kami nag-Tugtugan since may gamit naman dito. Pero ever since drummer ka na? Oo, second year high school ako nagsimula tugtog. Ng drums. Kaya nakakatawa yung pangyayari niya. Hindi ko talaga pinilit. Pinilit ko talaga na maging drummer kasi dati nag-present lang ako na drummer ako pero hindi naman talaga ako marunong noon. Tinulak niya yung nagda-drum sa amin eh. Tapos yun. Talagang tinulak ha? Oo. Hindi ako marunong. Sabi ko, marunong ako. Tapos from then on, pray to die. Sino yung drummer na yan? Batiin naman natin siya para naman ano. Wala na. Team drop. Masama loob yata. Nako. Yan yung ano, tinatawag na fake it till you make it. Yes. So lahat kayo sa 826, magkakakilala na ba kayo before the band na binuo? Ano yan, Gian? Magkakakilala na kayo bago nabuo yung 806 or merong mga doon lang kayo nagkakilala? Yun, yung sumama ako sa kanila. First time na nakita si Obet. Ah, okay. Si Obet, tsaka si Gab. It was through Mark T. Kaya kami nagkakilala. Ah, okay. Si Mark. Panista. Yes. Ayos yun ah. Ano? Sa school. Ano yung music nyo pare? What kind of music do you do? Iba-iba yung ano namin eh. Ito, Bet, ano bang... Mala ako, BTS. More grunge kasi eh, diba? Nung mga panahon eh, more grunge ang tugtog, ganun. So, yun ang medyo pinasok namin. Tapos, dumating yung guitarista namin, si Jude, tsaka si Gab, na medyo may some blues. No? So, kaya, pinagdikit na lang namin. Dinuktong na lang namin yung... So, grunge siya pa blues. Tapos dinuktong nyo, parang glues. Yo. Galing talaga ni Gian eh. Sakto. Glues. Oh, okay. Sorry. Yung sinabit yung video is actually rock and roll, di ba? Or blues talaga, no? Pero nakilala ko yan. Puro Pearl Jam. Sound Garden. Yeah.
Oo. May maririnig natin lahat 'yan, yung video niyo mamaya. Ano, excited. So, ano kayo mga viewers? Ano kayo yan, mga ano natin? Ipe-play natin yung video nila later, no? Mm-hmm. Pakinggan niyo lang, 'wag niyo panoorin, no. Pakinggan lang, bakit? Sabi niya maririnig eh. Ah, ano kanina pa ako, no? Bakit ba ako ganyan? Ayaw mong panoorin si Carlo. Ayaw mong panoorin si Carlo. Hindi ko makakalimutan yun. Doon ko unang natikman ng Tiger. Nawala lahat ng lyrics ko doon eh. Sa Jeron? Sa Jeron? Oo. Jason? Yung lyrics tungkol sa braso eh. Para di makakalimutan eh. Mm, tama. Wait, right, ginagawa ko yan dati. Hindi ko alam sinusulat ko. Hindi ko alam sinusulat. So I have a question for you guys. Me? No. For 806, here's a question for 806. Okay, ito yun eh. Medyo mahirap, I don't know if you find it hard to form a band, pero di ba, minsan, ano, matsatsambahan mo, dali mo buo ng banda, madali kasama yung mga kasama mo. You guys look like you've jived together for a long time, like you're really friends. And then finally, you get this gig, like your first gig at Jerson's before the pandemic. But right after that, you know, everything just stopped and you guys are stuck at home with pestilence and everything. You're just there. So what are you guys doing now? Ano yung ginagawa niyo to keep it together? And what are your plans? Kasi nga, yun nga, it hit. Buti nga, nakatutug tayo sabay-sabay for the first time at Jerson's. So, yeah, I'd like to hear your thoughts kung paano yun, paano nyo, how do you stick together after all that? What's the secret? Okay, want to answer that? No? Yeah. Sure, yeah. Well, syempre, yung constant communication and the, well, we try to do originals pa rin, of course. Nagsasubmit yung guitarista namin ng tones, ng melody, and I write. So, it's the same thing. Ang hirap lang talaga kasi online. So, medyo iba. Iba yung ano sa amin. Pero, in the future, of course, yeah, you know, we plan to do it online then, yung mga gigs online. So, if that's the only way, you know, to play, then, yun na lang siguro. Pero, hopefully, everyone gets vaccinated para, alam mo yun, at least meron tayong chance to play outside again and have fun and drink all the beers. Yeah, I remember that you guys were so excited. We were excited to go to Jerson's for the, you know, it's your first gig. Everybody was excited, like we were excited too. So yun nga, it's just sad that this happened, pero tuloy-tuloy lang ha. So how is it sa Pilipinas? Is it opening up na ba sa atin? May mga gigs na ba dyan? Wala pa. Bawal pa. Pero ilan na yung original songs ng 806 to date? Madaming nakasugat pero hindi pa natatapos eh. So yung pinaka-plot siya ato na. Mhm. Pero nakamit na so far. That may mga sulat na si may mga melody. Yung papatungan na lang namin ng bass ng sa akin, no, sa side ko. Yun na lang muna. Pero meron ng mga kasulat na. Are those recorded na? No, not yet. Raw. It's still raw. Mm-hmm. All right. So, medyo nahihirapan kasi kami sa technology, no, sa ngayon. Dahil hindi namin magawa yung mag-jam online. Medyo na nahihirapan kami sa technology-wise. Then, isang kasi matatanda na kayo, eh, no? Sa edad yan, no? Ganun ba yun? Oo. Matanda na. Yan! Si John yan, matanda na yan. Ayun. Okay. All right. Pag-usapan na natin yung meat ng ating topic hindi, ngayon. Teka yung side moon yan. Bakit 806? Segway yun. Bakit 806? Nag-ano na nga ako eh. Nag-segway na nga ako eh. Sige, may tanong. Kasi na yung question. Yung ba yun? Yung as in first? As in yung nanghiram yung ng strat? Oo, nanghiram ka doon, no? Nanghiram ka doon, no? Hiniram to, pero si Ton yung gumamit. Oo. So, yun. Baka si Ton pag gumamit doon, yung blues. Yun yun, oo, yun yun. Oo, kasi, yun. First gig nila yun. Baka masira niya tinig. Ah, okay, naalala ko na. Okay. Ang late lang. Okay, sige, go. Okay.
So yun na, nagsisegue na tayo. So ang usapan natin ngayon, ang topic natin ngayon is about band names, no? So, ang tanong natin, ano, bakit 806? Saan yun ako yung band name niyo? Ah, ito, yan. John, go. Ako nila. Feeling ko malalim yung sagot dito eh. Madami kasi kaming mga naiisip na mga band names before. Napakahirap talaga mag-isip ng band name, di ba? Hindi mo alam kung mag-drive ba yung pangalan ng band, yung pangalan ng tatubigin mo. So, sinimple yan lang namin. Ginawa namin yung address ng bahay ko dito. Ah, yung pala yun. Address ng bahay mo. Galing. Akala mo yung person mo sa hotline eh. Eh, since dito naman kami palagi tumutok-tok, di ba? Ah. 806. Yung pala yun. Tapos ayun, akin yung dalawang rant kung ano mamaganda. Oo. Ang ganda ng mga ano, mga reasons for the band names usually, no? Kaya pag mga interviews laging tinatanong bakit band names eh, no? Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayon, band names. Meron tayong tanong sa audience. Sino yung magtatanong sa audience? Ikaw ba 'yon, ano? Ikaw ba 'yon, G? Lahat tayo isa-isa. Okay, ikaw muna, ano, Bri. Ano yung tanong mo sa kanila? Band names. Okay. Ang dami kong tanong kanina, wala akong maalala ngayon. Pero ang dami kanina eh. Pwedeng pag-usapan like, pag nakarinig ka ba ng band name? Sa group chat. Hanap ako sa group chat. Yeah, pag nakarinig ka ba ng band name, alam mo ba, metal ka agad. You know, they got some names. Oh. Like when you listen to it instantly, it's like heavy metal na agad, di ba? Parang meron ba siyang correlation? Tapos maraming mga band names na yung pag narinig mo, di ba parang hindi bagay sa music or you know, those things. But then they seem to like grow with the music. Like, like you know, for example, the name Sugar Hiccup. Yan yung band ng Sugar Hiccup. Di ba? Sobrang tagal na nila. But when you listen to Sugar Hiccup, ano yun? Sugar tapos hiccup. But when you listen to the music, you know, parang sumabay na yung pangalan ng ganda na bagay talaga. And, you know, and there are some bands also na nabuhay lang sa band name. Sikat na kaagad. Band name. Band name. Like, pala. Matindi yun. Parang pangalan pa lang, marketing nga. Band name. Hindi mo na iniisip kung may sense ba yung band name o wala. Mm-hmm. Parang sikat na yung band name eh, di ba? Tapos mag-isip mo, ha? Ano yung meaning nun? Wala naman pala. Anong magandang tanong natin sa audience natin? Magandang tanong sa audience, ano yung pinaka-astig na band name para sa inyo? Ano rin yung pinaka-pangit? Yun, no? Oh, pero bago nila sagutin yan, tayo sasagot niyan, ha? Tayo una sasagot niyan. Oo. So, nahin natin yung mga guests natin, syempre. Obet. Pinaka-astig na band name at pinaka-pangit na band name. Foreign or local, kahit local. Siguro pinaka-astig na... hirap nun ah. Blind Melon. Blind Melon. Yeah. Okay. Medyo nag-jive siya sa... medyo may connect sa music nila. Tapos pinaka-baduy. Foreign or local, di ba? Foreign na lang, baka may masabi. Baka may nga eh. Hirap nung local eh. Ang hirap nung local, baka. Usapan natin, walang kasama. Tumikat, nag-viral yung music. Hindi music, Alam lang. Disclaimer. Name ng pinaka-baduy ah. Edgy and the Jackalites. And then, banda ba yun? Hindi yata. Ano yata yung Gold Bananas pala yun? Ano yung cartoons? Mugi and the Cockroaches. Ano nga ba? Siguro, well, nakabasa ako ng article dati tungkol sa Pearl Jam. Na baduy na baduy sila dun sa name na yun. Para mo, layo, ang layo. Ha? Alam mo history nun. Alam mo history ng name nila. Trivia. Yan. Trivia. Pearl Jam. Hindi. Kasi ang tita ni ang aunt ni
Eddie Vedder, si Aunt Pearl, mahilig gumawa ng jam. So, favorite nila lahat yon. So, naging Pearl Jam. Yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah, narinig ko nga yan. Yun, oo. Tamod yun. Ayun, oh. May mga nag-ano na, may mga nagme-message na kung anong mga astig na band name. Pero babasahin natin lahat yan. Babasahin natin, natin lahat yan, no? Okay. So, ano, Pearl Jam yung ano mo, sagot mo, Obet, pinakabadoy. Pinakabadoy. Pinakabadoy ba? Baduy, yeah. Parang ganun. Wala akong maisip na baduy na pangalan. Siguro... Dami-dami. Nga ba? Dami, pero... Nga ba? Pat mo na ako dun. Si Dian. Pressure. Oh. Una kasi. Pressure. Oh, si Dian na. So mga astig muna tayo. Para may oras na yung mag-isip ng baduy. Oh, astig muna. Pinawisan, pinawisan kilikili ko dun, man. The best deal. Na band name sa akin, Black Sabbath. Hmm. Black Sabbath. Bakit, bakit? Black Sabbath. Tapos Black, di ba? Music Sabbath. Satanista. Satanista. So, bagay na bagay yung pangalan ng band nila sa pangalan. Yung, no? Tama ba? May trivia si Ton tungkol sa Black Sabbath. Ton, kwento mo, yung sinabi mo kanina. Sila yung ano, one of the bands na yun yung band name. Meron silang song, pangalan Black Sabbath. And yung album nila, pangalan Black Sabbath rin. First album ba nila yan? May pangalaman ako dyan. Tonet. Diba? Parang, ano yun? Ano favorite band mo, Black Sabbath? Ano favorite song mo nila, Black Sabbath? Anong album yun? Album. Black Sabbath. Puro Black Sabbath yun. First ba yun? First album? Hindi ako sure eh. Pero kasi karamihan ng debut albums, minsan self-titled. So, siguro ginawa nila yun para talaga mag-stick sila sa ano yun, sa music scene. Para hindi mo sila makakalimutan. Kaya ko mag-name ng tatlong bands na ang self-titled album yung first album nila. Ano, Metallica, Beatles, saka Alice in Chains, di ba? Hindi first, hindi ano yan, first album yan. Alice in Chains, Meet the Beatles. Alice in Chains, ang ganda ng pangalan nito. Teka, meron pang isa pang ganun. Oh, na man. Ano, safe na song, name, band name, album name. Okay, album. Alam na ni Kuya, kung nananad ka pa. Ano, Bad ano? Company. Yung album nila, 1974. Ni-release. Tapos, andun din yung Bad Company na song. Ayon. Tapos yung bad name na ay Bad Company. Okay. Ginaya kayo nila yung sino yung pangalan? Anong sagot mo sa tanong, Athena? Anong tanong? Astig na band. Ako na? Oo, nagsasin mo siya? Okay. Tapos na, Black Sabbath. Astig na band name. Agua Turbia. Oh, Chilean, yeah. Ano yun? Psychedelic rock sa Chile. Grabe, 1968. Pinisip ako pala. Sepultura. Medyo astig yun na pa. Parang metallic. Astig. Tama yun dyan. Okay. Teka, may mga nagpapa-shoutout. Baka magtampo sila dahil nila. Sige, sabihin mo muna. Tsaka basahin mo muna yung answers nila. Pa-shoutout daw, Francisco Sorilla. Hi, Francisco. Hi, Francisco. Si Victor. Pa-shoutout mga idol all the way from Tacloban City. Wow. Hey, wow. Hi, Victor with the capital O. Diba? Oh. Victor with the capital O. Di ba zero yun? Pili ko zero yun. Tama. Tama. Tapo. Ayan. Good evening, Alfonso Fam at Kayaman Fam. Di ba? Ako yan, yun ba yan? Ako pala yun. Ayang yung oras. Oo. Ayan, sige, mamaya isi-shoutout natin lahat ng mga nandiyan nagpapa-shoutout, no? Okay, basahin natin yung mga ano, na comments. Anong tingin yung, ano, astig na band name? Well, si ano, Johnny, ang ano niya, is a funny band name. Herman's Hermit. Herman's Moreno. Oh, ano, mama mo, ano, Athena, Daddy Joey's favorite band is Grandpa. Oh, yes. Kaka-cover lang namin yan. Yes. At nagustuhan niyo yung cover natin.
Pasado. Pasado. Railroad. Nasa ano yan? Nasa YouTube and Facebook. So check out nyo lang kung gusto nyo ano. Kasi si John, eh. Diba? Oh. 10 years Johnny after. Oh my God, Johnny. Diba? Ano? So, ano pa yung mga ano dito? Meron pa. Ito ano to? Kung kami hindi band names. Talagang names namin. Ah, yun ang pangalan ng banda nila. Rex and Ron. Rex and Ron. Mm. Pwede naman. Well, it's a band. Parang Ben and Ben. It's like R and B. Mm-hmm. Sabi ni Rex. Kaya, yung Ben and Ben hindi nila name yun, di ba? Hindi ko rin alam. Alam ko, alam ko hindi nila. Hindi. Okay, si Rex, sabi niya, pinaka-astig Red Hot Chili Peppers, pinaka-pangit Green Department. Green Department. Oh. Pinaka-astig at pinaka-pahit, Creamy. Creamy? Meron kang bandang Creamy? Di ba Cream? Astig sila. Creamy. Astig yung Cream, ha? Cream. Of course. Kelly Clapton yun, si Cream. Oh, si Ann, Hey Moonshine, ang name nila kasi pangit daw kung Hey Lambanog. Okay. Tama. Parang si Carl, parang si Carl yung nagsagot nun, ha? Pinagalpon yung magkapatid, magkapatid. Hey Lambanog. Ayan, teka, ano pa ba? Astig na name, Soulfly. Oh, uy, funny okay. Naman yung palaman, mayo, o mayonnaise, ibig sabihin niya. Okay. Okay, game. Tayo na sa sagot. Oh, Athena, astig na band name. Na, tapos na. Hindi nga eh. Agot pala. Tapos na pala. Stones na, Tones. Band name? Led Zeppelin. Astig na band name, Led Zeppelin. Okay. Hmm. Okay. Ay, trivia. Trivia. Sinabi yan ni Jimmy Page. Bago pa mag-start yung Led Zeppelin, sinabi ni Jimmy Page kay Tom Jones. Oh, I read that. Yung okay. Plano niyang ipangalan sa bago niyang band after niya umalis sa The Yardbirds. Mm. Tapos sabi ni... Pero, tapos ano, sunod dun sa kwento, Athena. Diba sabi ni Tom Jones, like... why are you gonna call that Led Zeppelin? Parang malas yan, di ba? Kasi it means na... Magka-crash. Magka-crash. Yun ang sabi ni Tom Jones. Pero sabi ni Jimmy Page daw, wala lang, astig lang yung tunog, sabi niya. And, you know, tsaka parang... Tapos diba, nag-walk out ka na dyan. How could you let a lead fly? Tapos parang yun nga sabi ni Jimmy Page, basta parang panoorin mo na lang. Parang papaliparin namin yung Led Zeppelin. Okay. Pero, nag-bakit siya na dyan? Hindi, nag-walk out after that. Nag-walk out si Tom Jones. Kaya sabi niya, Tom Jones na ako eh. Doon ko sa'yo, Carlo. Nabawasan yung another Vita joke. Kasalanan. Bakit astig sa'yo yung Led Zeppelin? Is it just the name itself? Is it because bagay yung name sa music? What makes it astig para sa'yo? Yeah, actually, kasi yung Zeppelin, parang hindi siya common word. Parang, kaya, pag narinig mo Zeppelin, ano ba yung Zeppelin? Parang, doon pa lang, naisip mo na, parang meron na kayong talk about doon sa band. Parang, so intriguing. Oh, yun, intriguing, tama. Yan yung term. Parang, Zeppelin. Tapos, LED, di ba? But, LED yung spelling. Kasi nag-crash yung Zeppelin no? Sa Germany, remember? LED. Rocks yun dito eh. Kaya pag narinig mo LED Zeppelin, automatic yung banda agad yung naiisip mo. Yep. Ako hindi. Dati nung narinig ko yun, automatic, naisip ko talaga yung Zeppelin na nag-crash sa Germany. Sa Germany. Nabuhan mo kasi yun. Bobo. Joke lang. Strike to na. Ako na muna. Sa akin, ang astig, yun nga sabi ko kanina nag-uusap tayo, Rage Against the Machine. First ko siya nakita, naalala ko pa, nasa Odyssey ako noon, Greenbelt, nung una ko nakita yung album na yung Rage Against the Machine. Tapos yung album cover pa nila, di ba, yung, yung nasusunog. Kumapoy. Sobrang astig, Rage Against the Machine. And then, it reflects their music pa, di ba? Mm. Because they're raging against the system, eh. Galit sila sa system, mm-hmm. Rage Against the Machine. So, yun, ang pinaka-astig na band name sa akin. So far, ang na-extract natin is interesting ang band name dahil maganda sa tunog, maganda pakinggan, intriguing,
kahit wala kinalaman sa music, tas meron namang nagja-jive yung music tsaka sa pangalan ng banda. Correct. So far. Okay. Okay. Who's next? Angela, gusto mo? Sige. Siguro kung pinaka-astig, kung mag-base tayo sa mga band names, siguro ang pinaka-astig sa akin, King Gizzard and the Lizard Wizard. Ano yung pag sinabi? Oh. Parang feel mo, talitalino mo. Tongue twister. Ang nakikinig ako na King Gizzard and the Lizard Wizard. Okay. Pero okay sila pakinggan eh. Medyo bago yun, di ba? Medyo bago. Medyo, I think, medyo bago siya. May intriga ka talaga, narinig mo pa lang siya. Tapos siguro ang pinaka-pangit na band name ha, para sa akin, Beatles. Kasi hindi ko maintindihan eh. Beatles. Beatles. Gagalit si Johnny. Pero uso kasi yung time na yun, yung mga ganun. Johnny yung mga Trump. Animals, di ba? Uso ng time na yun, yung mga the. Tama ba? The Birds. The Doors. The Beat Boys. The Doors. Tapos pwede ba nila yung The Smiths? Ganyan? The Yardbirds. So, The Smiths parang 8 I'm not sure. Oh, oh. The Monkeys, oo. Oh. Parang ano ito, nag-react na si Obet doon sa Beatles. Tama ba, Obet? Oh no, naanoon ni Angela eh. Bakit? Yun ba yung nasa isip mo? Bakit ayaw mo ng Beatles, Obet? Eh yun nga, same reason ni Angela. Parang, ang labo. Parang, hindi mo maiisip na... Bakit Beatles parang, 'di ba? Ang layo sa music. Hindi pa rin alam ho, Beatles. Sino ba nakakaalam sa atin ba Beatles? Ako kasi ano lang ako, 'yan kasi eh. Kasi ano lang 'yan eh. Si Boyan Carlo ah. To emphasize on beat, yung beat, the rhythm. So ano nila? Ano nila beat? Tama. That's surprising, bro. Nandiyan yata si Johnny Straps. Lagot na naman ako. Si Carlo. Lagot ka kay Johnny Straps. Pero hati ko ni Angel. Lagot ka kay Johnny Straps. Oh, yeah, like Beatles, man. Sana makatulog kayo sa gabi. Kakaisip kung bakit Beatles yung pangalan nila. Wala mag-research, ha? Mali. Johnny Strums. Ayan, iba-iba. Akala ko tungkol sa Beatles ang ano. Ops, nag-agree si Johnny Strums. Ayan. Agree. Yan. Before the Silver Beatles, after pa Johnny and the Moondogs. Oh. Okay. The Moondogs. Oh. Ha? Hindi, totoo yun. Before the Silver Beatles, after Johnny and the Moondogs. Teka, basa tayo muna ng mga ano. Madami ng mga comments dito eh. Mga ano. Ano? Scroll up. Okay. Sabi ni Sunny, The Clash. Ano to? Uy, si Sunny Flora, nanood na rin. Nanood, hello, Sunny. Hi, Sunny. Ah. Uy, ito, tama si ano, Ryan. Agree ako dito. Astig daw, Electric Sky Church. Tapos ginawa nilang Sky Church. Hey, Ryan Nicholas. Uy, si Ryan Nicholas. PSP brother. Southern Project Band. Humdinger. Yeah, hello, guys. Si Sunny ulit, Milk and Money. Okay rin daw. Wala na yan, no? Oh, ayan, si Ross de la Cruz. It's Ross de la Cruz. Ross de la Cruz. Ross de la Cruz is alive! Hello! Okay. Rex, astig na band name. Skid Row. Pangit daw na band name. Sa bagay, no? Aha. Naisip ko rin yan. Aha. Pero astig yun. Ay, oo nga. Ang weird ng name na yun. Tenacious D. Astig nga yun. Tenacious D. Astig, Tenacious D. Very tenacious. Diba? Jack Black. Si Anne, weird na band name, Moonpools and Caterpillar. So favorite niya. Isa sa favorite na band ni Anne yan eh. Maganda yun. Ginahin nila yung Beatles. Ginahin nila yung diba? Correct. Yep, correct. Ano sila? Except one, except the vocalist. Except yung vocalist. Yeah. They're the insect band. Beatles. Pinaka-astig, Castillo pa rin. Kalisto. Akala ko Castillo. Yan, si Lawrence, banda niya yan, Kalisto. Meron silang recently out na song din. Ayun, no? Oy, ano, Obet and Johnny, shoutout niya daw si Koy Garcia Barreto. Shoutout, sis! Hi, Koy! Utol ni John. Hey, Koy, how are you? Hi, Koy.
Okay, sino na? Ano na? Gian. Subway Bro. Ako? Metallica. Metallica. Astig? Na band name? Oo. Oh. Yan ang pinakabaling kong band name, pare. Yan ang pinakabaling kong band name, Metallica. Metallica. Pinaka ano? Metalli. Metalli. So yun. Metallica. Ano, so yun, Metallica. Para sa'yo. Metallica. Metallica. Nagja-jive yung music from me. Katabi ko kasi si Carlo, nakakahawa tuloy yung... Para sa may mga kahawa tayo. G, yan ang pinaka okay yan ang pinakabadoy na band name para sa akin, Metallica. Kasi it's so ano, it's so away obvious, obvious. Parang spoon feeding yung genre. It's so metal. Ano, masyado siyang ano, tawag doon? Hindi obvious eh. Basta masyado siyang it's so descriptive. Basta yun, parang masyado siyang obvious. Tapos metal kasi it, sila, nilagyan lang nila ng A. So Metallica. So kung blues ka, blues sa ang music mo. Kung grunge ka, grunge ang ano mo. Grunge ang name mo. Sila metal. Diba? Siyempre hindi. Grunge ka. Grunge ka pala. Dati parang nauso yung ano eh, yung lagi may heads sa dulo. Razor heads, lemon heads. Naging uso yan. Radiohead. Radiohead. Oh, Radiohead. Hindi kasi nung ano, nung time na lumabas yung Metallica, wala pa masyadong metal bands sa commercial scene. Yeah, so, yeah. And, ano ba yung Metallica? Ano ba yung metal music? Parang doon naman, doon ka naman makapunture. Kaya parang nag-work. Nag-work siya for that. Oh, promote yung music na yun. Basta, it represented the genre. Na, okay. Hindi pa obvious masyado nung time. Okay. Tapos pagandahan na ng logo. Tsaka yung logo. Font, di ba? Astig yung font. Mm-hmm. Pero, ito, mas pipili ko Metallica kaysa Megadeth. Na pangalan na. Pangalan. Uh-huh. Ako yung Metallica. Megadeth. Di ba? Megadeth! Tawin. Parang Mortal Kombat lang eh. Megadeth. Okay, Bizarro. Ano, I'm gonna touch on local bands. Tingin ko pinaka-astig. Tingin ko kasi nung mga panahon ng Pinoy rock, lahat ng mga ano nila eh, lahat ng mga pangalan nila puro astig eh. Walang tapon yung mga pangalan dun. Lahat ng like almost, ano? Right? Like Asin. Asin. Diba? Asin, one word man, it's like salt. Asin, steak. Pero, sinabi ka kanina. Madalas matapod yun, bro. Asin. Paminta. Hindi mo pwede paminta. Pare, ano daw eh. Nagsimula daw yan. Hindi daw sila pinapayagan gamitin yung pangalan na yan. Kasi bawal because it's asin. I knew it. Kasi pala mo sa mga viewers. Huwag mo tayo maalis. Yung tingin ko, ano, it's one word, pero ano, medyo stay salt. Eh. Like, kahit sa English, tawagin mo yung banda mong salt. Man, we're salt. The salt. We're salt. Hindi pwede na salt, eh. Singular. Conviction niyo. Sabi mo ko yung pangalan ng banda, MSG, no? MSG. Sabi nga ni Bob, bitch, yun daw. Hilo-hilo ka dun, hilo-hilo. The Camote. Ano dyan? Palitan na natin 806. Napapaisip sila. Quick win strike. Win strike daw. Okay yan. Win strike. How is this pronounced? Queen strike. Queen strike. Ah, Queen strike. Ano ba yan? Sean's favorite band. Ay, Sean. Yung ano, di ba? Yung ACDC's Akadaka. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Oh, Akadaka. It's a living Australian. Ganun daw pag pronounce nila. ACDC's Akadaka. Yeah. Okay. Sabi Ryan ng mga bosses. Okay. Pinoy rock solid backdraft. Okay, backdraft. Tama. Wolfgang, maganda pa rin. Yeah. Actually, Wolfgang, Razorback. Agree ako dito kay Lawrence, si Baby Metal. Di ba? Yan, sobrang sakto yan sa music nila. Sobrang sakto. Sa image nila, sa music. Switchblade Manila bus. Oh. Labas. Oo. Oh, ito okay. Hey Moonshine, okay din favorite ko.
na banda yun sila, yung banda na mada... Ah, okay. Hindi. Tayo pala yan. Okay. Sige. Salamat po. Salamat po. Thanks, Ryan. So, si Bok, wag na tayong magkaguhan. Pinaka-astig na band name na tumugma sa tugtugan nila Rage. Again, oh, di ba? Yes. Oh, Castigo. Oh, okay din yung Castigo. Greyhounds, astig na name. Swang at Pepsi Cola. Meron bang Pepsi Cola na ano? Banda? Ah, Punch Cola daw. Punch Cola. Okay. Pero baduy nga talaga yun. Sponge Cola. Baduy nung pangalan. Pangalan lang, ha? Pangalan lang. Pangalan lang. Okay. Guano Apes. Ayan, Guano sige. Apes? Mamaya. Guano Apes, oh. Pag-uusapan naman natin yung mga pangit na band names, no? Ano magsimula tayo? Na ako, Sponge Cola. Oh, sige, magsimula tayo. Pero, ano na natin? Play muna natin yung video nila, ano, ng 806. Maki-introduce tong, ano, tong kantang to. Introduce, okay. How did you John, come up with the song? What's it about? What's it about? Ano ba yung pinasa natin, John? Pre-prod din sila dito. Well, Tiniting muna. I think it's Lullaby. Is it? Am I correct, Brian? Ito lang yung pagpipilian lang, pare. Yeah. Yeah. So it's Lullaby. Yep, short song. Rock and roll lullaby. So, yung kantang to is, you know, someone... yung lalaki, may gusto siyang babae, tapos they just wanna have fun. So, parang ganun. Rock and roll. Casual sex. Who wrote the song? Hindi ko na nga sinabi. Sino na sila ng kanta? Ikaw, okay. Ikaw. That's good. All right. So, Angela. Thank you. Angela, rock and roll lullaby. Nawala na si Angela. Parang nag-freeze siya. Ayan. DJ Angela. Sorry, naglala ang computer ko. Anong pinag-usapan natin? Please introduce the song, Rock and Roll Lullaby. Play na. Introduce. All right, everybody. Hope you enjoyed this performance by 806. This is Rock and Roll Lullaby. Yan. All right. This is Rock and Roll Lullaby.
Nakakamiss yung buhok. Galing ni Jude. Galing ni Jude. Ang lupit ni Jude na gitara. Parang pang big arena yung kanta eh, no? Bukas pa ba ang ano, ang Gerson? Practice pa rin ang gabi na yan. Nag-practice pa kami dito bago kami pumunta doon. Wala kami preparation. Pag kanya-kanyang galing trabaho, tapos late pa to si Obet. Ano si Obet? Ano si Obet? yung drum set hindi pa naka-set up, malapit na yung tugtugan. Mga 30 minutes na tapos namin yung tugtugan namin. Sa aming woman na to. Nakakatawa pa. Akala ko, may kumpleto na ng cymbals doon, no? Snare, ganyan. Buti na lang malapit yung bahay. Kumuha ko para kunin yung mga cymbals. Nakakuha ko ulit. Swerte, malapit, malapit. Pero minsan ganyan eh. Ah. Oh, sorry, sige. Go, Johnny. Sige, isasabihin ka ata. Nagkahiyaan pa kayo. Then, parang minsan, pag sobrang practice, doon ka pa nagkakamali. Pero pag konti lang yung practice, doon ka pa mas enjoy. sabi nga nila. true. We try to wrap the play for tonight. Lapit mo lang talaga dun dyan, ano? Lapit mo lang. It's like, you can walk. You can walk the place, actually, you know, from your house. Pwede mo lang rin, eh. Simbahan lang. Tapos, ayan na yung tara food trip. Konti na lang, nandun ka na. Kamusta ang, ano? Kamusta ang Gerson? Boy pa kaya siya? May I don't know. Yung ahas kaya doon, boy pa kaya ahas doon? Buhay yun. Hindi ko nakita yun. Hindi natin nakita. Ano yun? Hindi, ahas ba yun? Or ano? Di ba may parang snapping turtle? So, oh, meron ding ahas sa labas. May ahas din sila. May turtle. May turtle din sila. Turtle. Tons, may tanong ka, di ba? May tanong ka. Bago ko magtanong, ipa-plug ko lang yung Pirana. Magre-release sila ng new single, Low Fire, bukas sa... Adults Only Radio, Jam 88.3. Congrats! Sasabihin na kakakawa natin ba yan? Pirana. Of course. Astig diba? Din yung pangalan, di ba? Pirana. Like, Pirana. Oh. Okay rin. Flesh-eating fish, man. Eat you up. The fish is gonna eat flesh you. Eating, you're not gonna eat the fish. Fish. You know? You guys eat each other. You guys can eat each other. may nagpapa-shoutout nga pala sa akin. Sige na. Si PJ Lapus, Sunny the Chavez, Japoy, Calyardo, tsaka si Red Cachipero. Kilala niyo pala si Red? Yes. Oo. Nakikinig siya palagi, nanonood siya rin palagi dito. Oo, ano yan, kapatid ko yan, kapatid sa office. Ayun, no? Ayos, mag-guess ba sa atin si Pirana anytime soon, I think, right? Isama, yes, ano natin, ipilan, i-guess natin yan. Kailangan na. Sana pumayag sila. Bingwitin muna. Uh-oh. Yung mga ano, mga request niya ni Ryan Pineda eh. Gusto niya sabay Pirana tsaka Calibral. Bigatin. Sige. Tingnan yung mug ni Johnny Stig. Parang mug mo, ano, Gian. Looks the same. Can I see it, John? Can Carlo. Your mug, your cup. Happy hindi, iba yung sa kanya, cobbler. Pero meron kami pareho. Pareho tayo. Nasaan yung pareho tayo? Uy, solid nyo sa mga pare. Uy,
Ayan kayo. Okay, may tanong si, ano, may tanong si Tones. Badger Price. Actually, dalawa yung question. Dalawa, okay. Dami. Yung una, yung 806 ba, yun ba yung first choice? O meron mga runner-up na band name? Ah, meron. Pero nakalimutan mo na yung mga nauna. Ganun baka. Ganun ka pa. Ganun ka pa. Ganun ka pa. Ano, Free Spirit, tapos Ashtray Monument, mga pinag-iisipan namin. Ashtray Monument. Hobbit and the Betlogs. Ashtray Monument. Parang maganda yun na. Tignan nyo na. Ashtray Monument. Yung Free Spirit, I like that. Free Spirit, actually, okay yun. Para 60. Ano pa isa mong tanong, Tones? Kala ko dalawa. Second. Parang, ano mas mahirap mag-isip ng pangalan? Ng song or ng band? Band name. Oh, God. Yung song. mas mahirap mag-isip ng song name? Talaga? Band song title? Or versus band, versus band name? Ano mas mahirap isipin? Sa akin, mas madali akong makapag-isip ng song title kesa sa band name. Hugot ka lang sa lyrics eh. Okay na yun. True. Band kasi name may theme. Is... May theme yung song eh. Band name is band like name. You get lucky or you don't. Like, parang si Jun Lopito, di ba pinag-usapan natin? Di ba? Sa pangalan pa lang ni Jun Lopito, sting na gitarista. Hindi ba niya ito pangalan niya? Yeah. Bari, swear, ang mas okay dyan, yung pangalan niya, Ma. Malupit to. Malupit to. May gasabi na, ma'am. Athena, pasok. Masisikat. Yeah, masisikat. Hmm. Pag... Si Masma. Masma. Malupit. Kasi ito nung pangalan mo, Lupito, di ba? Like, kaya ka na, nakainis ka. Obet Lupito. Sana, man. Dito, dami lot, mo pa. Hindi, naisip ko na kasi parang pag sa bad name, medyo forever, parang forever na yun. Forever na yun. Yung nagpapatattoo and dyan na yun. Maraming nagpapalit ng pangalan, pero katulad ng cheese, naging keso. Ay. Although tinagalog lang, pero... Green jelly, naging green jello. Oo, nagpapalit sila ng pangalan. Kumpara sa song... kumpara mo sa song name, di ba? Parang mas madaling palitan yung song name. Oo. Tsaka imagine how paano nag-evolve yan, di ba dati? Ano lang, mga one word, tapos naging like, two words. Ngayon, phrases. Ngayon, phrases. Chico Saya. Tingin ko sila Bono, nahirapan din mag-isip yan eh. Sila Bono. YouTube. Nahirapan din yan, nahirapan din mag-isip. Oh, game na yung ano na Baduy na band name. Oh, nawala si ano, nawala si Johnny. Tumakas. Local local na band name na ano. Sabi ni Johnny kanina intro voice daw. Oy, eto teka, may sinabi okay. Si ano, mga astig na band name, Serenity, Outcast, James Man. Lahat 'yan mga banda ko dati. Yan yung mga banda ko dati. James Man. Oo, James Band. Carlo, James yun lang, Band. Yan lang ang band name na naisip ni Carlo. James sa Band! Kasi, yung ano namin doon, yung isang band member namin, si James, siya yung band leader namin. So, naging James Band. Pero ikaw yung nag-suggest niya, no? Ha? Ikaw. Siyempre. Sabi niya. Diba? Hmm. Yan ayun. Lang, out of all the names siya lang, nakaisip yun lang. Meron pa, ano, James meron pa... Meron po, oh, tama yung pala yung Serenity. Nandun na rin pala. Oo. Sabi ni Nino, okay. Ang Baduy daw Cuche na band name. Oh. Baduy na band local name lang, na band name. Band name lang, pero... Local ba, kahit ano. Sabi local ni Brian, local lang daw. Oh, no pun intended. Just like oh, si local Nino. Lang daw. Ayaw niya ng Cuche, pero kinakanta niya parati yun. Hindi, sabi ni Ryan, band name lang naman. Oh, band name lang. Oh. Astig. Oh. Walang music involved dito. Name okay, lang. Sige. Oh, unahin natin si Obet. Napamura siya eh. Ano, may naisip na ako kaya lang dito, pal. Meat puppet. Meat puppets. Bakit ba, Doy?
parang ang layo sa tugtugan nila yung meat puppet. Mm. Parang, tapos yung... Pero nag-expect. Nawalan pero daw ng wifi si John. Nag-expect ka ba, Obet, na may kinalaman yung band name somehow sa music? Oo, parang Metallica. So, expected mo na talagang metal itong mga to. Guns N' Roses would Poison, may pagkaglam talaga eh, di ba? Parang may responsibility. Atad. Oo, oh, yung name. yung band, na-justify yung band name. Okay siguro kung ano. Sabi ng vocalista ng 806. Yan yung ano. Okay siguro kung pangalan ng banda mo, mga ano, no? Mga death, mga grand death, grand ganyan. Tapos tugtugan yung mga ano. Grand death? Love song. Tapos tugtugan yung mga pogi, ano, pogi, oh, pogi rock. Pogi songs. No? Diba? Tapos mga ano, mga ano, mga Metallica, ganyan, no? Ang ano mo, band name mo. Tapos pogi rock ka, diba? Pogi rock ka. Pogi. Oh, yan. Pogi. Ang saya. Oh, si Jay Flora, meron na siyang local na pangit na band name daw. Durian Durian. Durian pa. Ang daho nun. Ang dine-derive na band names from famous band names, di ba? Ayun, ang kapatid yung hotdog. Hotdog. Oo nga. Oo, hotdog. Ano hotdog? Oh, ikaw, Tons. Ano, local daw, local. Ako yung ano, Flying Ipis. Una-una ayoko din. Oo nga. Una-una. Pero yung music nila, okay. Okay yung music, okay. Pero kasi yung Ipis, kasi ayoko talaga Ipis in general. Ipis, no? Kasi Ipis. Kadiri. Lalo na pag lumilipad, no? Correct. Kaya ka Flying Ipis. Ang lit-lit nun eh. Kaya kaya mo yung patayin. Kadiri kaya pag dumapo sa'yo. Ano ko napanood na TikTok video? So yung lalaki, pinapatay niya yung ipis, di ba? Pagka-swat niya na gano'n ng chinelas niya or sapatos. Yeah. Pagka lumipad na sa damit na niya. Ah, kala ko yung gusto yung kulay puti. Yeah. Yeah. Welcome back. Yes, welcome back. Ako, ikaw na eh. Pinakabadoy na band name na local pa. Na local, local. Nag-follow pa yan ng wifi. Pressure. Pinaka ano local baduy. Oo. Yari ka, hindi joke lang. Puta na mga kaibigan ko tong iba dito. Okay na, lang naman eh. Pangalan lang naman ang band. Flying Rat's Ass. Flying Rat's Ass. Bigyan oh, yun, pakinggan. Oo nga. Music, galing na music, they play really awesome. Pero yung band name nila, sabi ko sa kanila, what's with your band name, man? Pwede nyo naman yun na konti, no? Magiging Flying Rat na lang. But hindi yan na Blue Rats, no? Blue Rats. The Blue Rats, so oh, okay rin yung mga Blue Rats. Rats. Yeah. Ang galing din yun. Don't forget the L, no? Yep, the Brats. Okay. Burat si Rex, sabi ni Rex, baduy daw na local si Akol. Mm. Oh. Medyo agree tayo. Pangalan lang naman. Agree tayo dyan. Okay. Okay. Sino na? Sino na? Sino na? Oh, ikaw, Athena. Ako? Local? Ako? Fictional, ano, yung commercial nung Chippy dati. Di ba meron sila commercial dati yung ano, kami ang tear here. Ang baduy-baduy pala mo. Tear here. Tear here. As in tear here, yung nasa mga ano, chichirya, yung may tear here. Playing safe, oh, playing safe. Commercial na din ng band. Oh. Daya. Daya. Okay. Gian, ikaw, Gian. Play safe. Punch Cola. Intro Boys. Ay, Intro Boys. Intro Boys. Intro Boys, yeah. I was thinking about that earlier. Band name lang, no? They could have approved it, no? Oh, band name lang. Band name lang. Okay naman Intro Boys, eh. Tagalog pero slang, di ba? Hello, my daughter. Hi. Hello. Hello. Pero name lang, like pero name lang. Name lang, name lang. Ako, actually, ang band name na ayoko na local,
Stone Free. Kasi ano eh, obviously, Jimi Hendrix, di ba? Parang hindi nila pinag-isipan eh, yung ano eh, yung band name, di ba? Basta, siguro, favorite song nila yun, Stone Free, ayan na yun. Hindi mo alam yun, baka tatlong araw nagiginuman yan. Bagay, bonga. Always Stone. Pero, may mga foreign bands rin na ganun eh, kinukuha yung favorite song nila dun sa isang band. Tapos yun yung ginagawang may. Tulad ng? Nakalimutan ko nga yung band. Oo, meron din. Si, ano, si Brian, ano? Merong, merong nag-try mag-recruit sa akin na banda dati. Matagal na to. Mm. Tapos, ano, gusto mo sumali sa banda namin. So, anong pangalan ng banda nyo? Fish Five. Ah, sabi Fish ko, Five? Ito, matindi, Band E. Ang laki na gagawa ng pangalan. Band E? Ano na? Band E. Oh, Bizarro. Ano na? Oh, Bizarro. Oh, tapos na ako. Tapos yun ang inyo. Sugar Hiccup. Oo nga pala. Ito meron ako actual band. Dahil pero astig yung Tugtugan, di ba? Yun ang gumagay talaga. Atina. Sandwich. Oo nga, no? Yan yung ano. Ano? Yan yun eh. Yan yung paano mo i-coconnect yung mga pangalan ng pagkain sa banda kung importante yun. Katulad niyan yan, sandwich, mayonnaise, keso, di ba? Puro pangalan ano, yung mga ano, alternative, di ba? The blind melon. Mashing pumpkins, lemonhead. Okay lang yun. Ano pa lemonheads. Yun. Okay. Basa tayo ng mga ano, mga comments nila. Pero maganda yun. Oy, alam ni Adele yung ano, tear here. Di ba? Diba? Sabi ni Andy daw niya tayo pang orange and lemons. Diba? Kasi niyan, ano, dragon fruit. Si Book. Ano lang naman, band name lang naman, diba? O, oh, baduy daw ang killer whale. Natin niya si whale, pero ano nga, band name lang naman yan. Ako na babaduyin. Hey, ano, no? Ano yung nagsabi ng teeth? Baduy daw, teeth. The teeth? Sabagay, teeth. Ano yung pinapangalan ng band nila sa pangalan ng lugar? Shampoo ni Lola. Tulad na. Tulad na ano, Johnny? Sabi ni Anang Hal. Madami sa 80s yun eh, nung sila Europe, sila Singapore, Boston. Medyo nababado yun. Places? Sila sa lugar yung pangalan ng band. Baduyin ako din. Pero galing, di ba? Galing tumutok. Oh. Okay, tapos sabi ni pangalan niyo yung banda niyo sa lugar, pangalan ng number ng bahay mo. Lugar rin niya. Lugar rin niya. Tawag doon, yung machine. Majim. Inag-comment yung BTS daw. Nako, ingat ha. Ilang beses na ako na baban sa Facebook. Band name lang po. Band name. Hindi kasali yung boy band. Actually, Eraserheads yan. Baduit and River Maya. Own Temple Toilets. Ayan, si Sally. Tropa. Obet and the Bedlogs. Meron nun? May banda ganun? Si Obet. Ayan, si Obet. Ako. What? Dapat Obet Dogs pa lang. Bye, Shani. Cheers. Ayun. Okay. Baduy daw siya ni Ryan Pineda yung Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots, STP. Ang baduy yung gumaya niyan, STP. Oh, lahat. Huwag ng kopi eh. Para lang ba maging astig din. Astig daw, Marcos Highway. Pero iba. Oh, yeah. Astig yan. Marcos Highway. Si, ano apelido ni Marcos ng Razorhead? Basta Highway. Yun, basta yun. Ferdinand yung first name. Sabi ni Ibo, baduy daw anointed cherub. Isang banda lang yun. Isang banda lang yun eh. Pareho lang yun eh. Eh, teka. Di ko lang ano, kung nabuto dyan. Ano, baduy ba yan or hindi? Adoro. Ano? Alenton. Marcos. Hindi, yung ano, di ba? Oh, Marcos Adoro. Ano na? Di ba yung banda ni Ellie, ano, Eraserheads before?
Kasi karoon siya ng banda The Mongols. Oh, The Mongols. Yun, ayoko din nun. The Mongols. Ano, The Mongols? Oo. So, mayroon siya sa Lapis. Mayroon siya sa Lapis pa. Adoro. Tama, ah, Marcos Adoro. Okay, gets. Okay. Kala ko banda nun. Okay. Okay na. So ano, magpapakontest na ba tayo? Yeah, contest. Nasaan yung ating contest, ano, contest guy, girl. Naglag yung contest girl natin eh. Uy, teka, sino may karapatan magpangalan sa banda ng pangalan ng tao, yung member? Sino may karapatan? Oh, so oh ayan. Yeah. Bambo, sabi niya. Hindi, Bambo. Bambo. Tama yan, tama yan. Tama. Well, sino usually, vocalista. Usually, diba? Vocalista. Meron lang iba na hindi, like Van Halen, di ba? Like, Wolfgang. Ha? Wolfgang. Oh, Wolfgang drummer. Oh, si Wolfgang drummer. Oh, 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 oh. Si Wolfgang. Pero usually, vocalista ang ano, ang nagpapangalan. Like Bon Jovi, yan nga, Bambu. Siguro ko sino yung, siguro ko sino yung nagsimula ng band. Oh. Who started the band? Yeah, band? Yeah, Alice Cooper is a band? Hindi, tao yun. Pero, kaya nga. His band is called Alice Cooper? Associated. Pero banda sila. I mean, nag-start sila as band. Pero isang tao lang yun. Bon Jovi. Nga. Si Dave Matthews. Dave Matthews band. Dave Matthews. Yan, parang ganyan. Parang may kinalakon isang tao. Nakailang banda na siya. Tapos lahat ng band name ng mga banda niya, palaging nandun yung first name niya. Pangalan niya. Oo, pinapalitan lang niya yung second word nung band name. Pero nandun parang ano, Obet and the Betlog, sunod. Oh. Obet and the ano, ang sunod. Obet and the Eggs. tingin ko depende kung sino yung nagsimula ng band. Kung siya yung... So may karapatan yung nagsimula ng banda, pangalan maari, sa kanya. Maari. Diba parang Wolfgang? Guro siya yung nagsimula ng band. Siguro, yung dati ako siguro, Wolf and the Gang. No? And the Gang. Parang may tanong dito. May tanong. Kuya, sino decide ng Hey Moonshine na name? Oy, sino daw? Gian, kwento mo na. Saan nagsimula yung pangalan natin? Ito yung isa sa pinaka official script. Meron kaming official script at merong ano eh, merong totoong story eh. Ano ba? Yung totoong may baking story ah. Ano lang, basta sobrang matagal na brainstorming namin ni Brian. Isa 'yun sa pinakamahirap na gawin nung nagsisimula yung grupo is pumili talaga ng band name. So meron akong listahan sa notebook ko, meron din si Brian ang kanya. And palitan lang kami ng palitan ng ideas. Dalawa pa lang kami ni Gian eh. Oo. Kami pa lang. Duo pa lang kayo. Again, meron ng nakaset na gig date pero dalawa pa lang kami, magbubuo pa lang. Pero yung mga kanta na, sinisimula na rin. And meron, para mag-agree kami, meron akong sa list ko na may Moonshine. Tapos si Brian naman, meron siya sa list niya, Hey Gunny. Yun yung number one pick niya dun sa list niya. So pinaghalo na lang namin. And one of the reasons rin, Hey Moonshine, is because may kinalaman siya sa alcohol, which is, and southern siya, southern drink sa US. So yun yung pinili. Yun ang totoong story. Yeah. Ang official ano, kwento namin, pag lalo na sa mga, ano, sa mga radio stations, sa mga interview na hindi pwede magsabi ng alcohol. Kasi may mga ano, may mga stations na bawal lang ano, alcohol, so hindi mo pwedeng sabihin na yung pangalan nyo based sa alcohol. Ang kwento namin, kasi lumalabas kami paggabi. Nagkikita-kita lang kami paggabi. Kaya, hey, Moonshine. Ganun yun, oo. Yung sa'yo, Carlo. Diba? Nung nasa ano tayo, ano yung sa iglesia? Yung sa, ano? Yung sa Eagle Radio, yun ang kwento natin dun eh. Kasi bawal daw yung alcohol. Saka sa, oo, saka sa ano rin, sa Wish din, bawal ang alcohol, diba? So, ano, yun ang kwento. Pagbawal ang alcohol. ano na? Meron na. Oy, sabi ni Edmond, Baduy yes, daw. Yes, my kuya.
Oo, diba? Diba sinabi mo sa group chat? Sino ba nagsabi doon? Michael Lernsturak. Trivia about Michael Lernsturak. Ano? They never learn to rock. Paint my love. Sabi nga nila, Michael learns to ballad daw. At dapat yan eh. Suki yun ng Seiko Films. Sabi ni Jace. Sabay na ano yun eh. Harem Scarem. Harem Scarem. Harem Scarem. Hindi mo kailangan. Makakamiss yung mga... Okay. Sabi ni Angela, pangit daw ng connection niya. Pwede daw tayo mag-take over sa raffle. Sino pwedeng mag-take over sa raffle natin? Itong tinatry ko eh. Wait lang ah. Ayan, sige. Usap muna kayo dyan. Usap muna mas pangit pa rin yung pangalan. Mas pangit pa rin yung pangalan na intro voice kesa sa connection ni Angela. Basahan na lang muna ng comments. Basta tayo ng comments. Oh, ito. May cool na band name pero hindi existing. Yung sa movie na The Crow, yung band name ni Brandon Lee, Hangman's Joke. Hangman's Joke. Yung name ng ano niya, band niya. Actually, napag-usapan namin, magkakaroon tayo ng ano episode about bands, movies, movie bands, di ba? Yung pag-usapan namin kanina. So magkagawa tayo ng Lone Ranger. I remember that. Airheads. Tsaka Wild Stallions. The Savengers. Wild Stallions. Wild Stallions. Hindi ko na panood yung ano na, part 3 nun ha. Lumabas na, no? Lumabas na ba? Parang hindi pa. Lumabas na ba? Use the music. Ano yung ano? Ano Steel Dragons ba yun? Ano yun? Rockstar. Steel Dragons. Oh, Rockstar. Ayun, maganda yun. Maganda yun. Yun. Hindi yung Bill and Ted's ba? Lumabas na yung part 3? Tagal na. Oo, lumabas na. Matagal na. Pangit? Pangit. Hindi maganda. Okay rin, School of Rock. Oo, yan ang banda ni School of The School of Rock. Napanood ko yung play niyan, yung School of Rock. Sobrang galing. Live nila tinutugtog mga bata, mga ano, 9 years old. Live sila tumutugtog. Galing. Sa Broadway, panoorin mo dyan, Brian. School of Rock. Sobrang galing. School of Rock of Ages. Oh, School of Rock of Ages. Stillwater, almost famous, di ba? Next episode, papanoorin ko nga uli. Bands in movies. Yan, magandang usapan niya next episode. Atina, sabi mo lang kung game ka na, ha? Ready ka na. Hindi pa, nagka-copy. Basa pa tayo ng comment. Ryan Pineda, coolest name, Audio Slave Soundgarden. Ayan, yun pala yung Soundgarden pala, isa sa paborito. Oo. Alam niyo yung Audio Slave, kaya naging Audio Slave yan. Kasi di ba, Rage and Soundgarden pinagsama nila. So, the audio is from Soundgarden. The slave is from Rage Against the Machine. Di ba? Kasi machine siya. Yun. Okay. Galing Carlo, ah. Research, ah. Yes. Carlo, lawyer si Tom Morera, di ba? Ha? Hindi, lawyer. Ano siya? Hindi siya lawyer. Gitarista siya. Hindi, he's ano, a nuclear physicist. Parang ganun, pare. Parang sino ano lawyer? Siya? Sino yung lawyer siya? Parang yun dito, yung nag-cover ng Rage dito. Oo. Sino ano? Yun, abogado, yun. Atinista rin yun. Yung ano, yung... Dicta license. Yun, maganda yun. Dicta license. Atinista yan. Abogado yan. Sounds good, ano, the name. Aha. Sabi ni Adele, Usa yun, Usa. Local Rage Against the Machine. Oo. Yeah, ano kukuha nila. So okay na ba ito? Pero medyo nag-veer away sila dun sa ano eh. May bago silang labas ha, sin this year. This year, may lumabas sila. Ano, Rage ba? Hindi ko napakinggan eh. Nakita ko lang lumabas sa ano ko eh. Baka yung ano na yan, yung Prophets of Rage. Lang sound nung ano. Profits of Rage. Yung ano, Dicta License. Si Mike Viewer, nandito na. Karating lang daw niya. Karating lang daw niya. Hey, Mike. How are you doing, Mike? Pwede ba siya ilang? Nakaka-miss tuloy yung ano, no? LA 105 tsaka NU. Oo naman. LA, di ba? Mm-hmm. Ayun. Ano ba yung bandang Bonehead tsaka Tatus? Tatus Strike. Yes. Yung mga pangalan nila. Nung yeah. Bonehead, taga-school ko yan.
Ito na lang ito. Pangalan ng banda namin nung high school. Nung kami ni Mark tsaka ni Jonar, ni Nino, pangalan ng banda namin was Bronze Age Man. Ano na? Bronze Age Man. Pag high school, ang galing. Tapos saan sa kami tumutugtog noon, man? Tangin na, nakatugtog kami sa Alabang, sa usahan saan. Yun yung dala namin pangalan, Bronze Age. It's a funny name. Star Wars. Alam saan namin nakuha yun pa? Sa t-shirt lang. Wala kaming band name. Tutugtog na kami. Ano pa ang band name natin? Ito yung pangalan ng t-shirt ko. Bronze Age. I think yung mga banda dati did not really give a lot of thought dun sa band names nila. Okay na, ready na ako. Ayan, na ready na si Athena. Okay. Paano ba? At teka, bigyan natin sila chance sumabol pala. Last, bigyan natin ang chance sumabol. Share pa nila yung stream, patapos na. Oo nga. Sige, wag na. Wait lang. Bigyan mo pa ng chance. Baka may humabol pa. Okay, 3 minutes. Meron nga humabol eh. Okay. I-share nyo yung stream hanggang makita nila yung ending credits. Oo. Share nyo yung screen and then... share nyo yung stream and then post lang kayo dito sa comments na Dan. Mamimigay kami ng free Hey Moonshine t-shirt. Give it bigyan mo ng time para ano. 3 minutes. Basa. Bigyan nyo ako ng time mag-type. Para mag-time din. Just let us know, Athena, when you're ready. Sabi ni Rex, cheers muna, cheers. Ano sabi ni Rex? Beer House daw yung Star Wars. Ah, hindi ko alam yun. Taga-LP yan, taga-LP. Sige, John, yung ano doon. House band. House band. Okay na. Done. Ayun. Pupunta ako sa Star Wars. Tunod ko lang sila, Johnny. Ayun, nice. Sa Star Wars. Sa Star Wars. 3 minutes to get a shirt. 3 minutes. This is Star Wars. Las Piñas. Anong ka pa dyan, Tongs? Wala pa eh. Ako meron. Anong advice mabibigay niyo sa mga starting up bands tungkol sa band names nila? Uy, maganda yan. Ang pinaka-importante. Kasi... ang dami natin pinag-usapan. Yung pinag-usapan natin yung mga band names na baduy pero nadala naman ng music nila. Tapos may mga band names na sobrang ganda pero hindi bagay sa tugtugan. So what advice can you give them, guys? Come on. Brainstorm for all those people who are just starting up a band. So, you know, like, we help them out a little bit, you know? So, kailangan ba astig yung pangalan by just the name itself or dapat may kahulugan na related dun sa music ng banda? What's important? Sige. Parang parting na rin yung ma-advise mo lang na ano na sa kanila para. Sige. We'll go, Obet. Lagi si Obet uno-una. Siyempre. Parang napapansin ko na. Parang find your height ah. Siguro something talagang magsistick sa utak ng mga makikinig sa inyo. So once they hear your song, magiging synonymous na dun sa name. Parang ganun. So, uy, si ano yan? Ano? Like, Hey Moonshine. Sarap, man. Sarap sa tenga. Oh, then, guessing ulit kami next week. Then, nga pa, Hey Moonshine, ano eh, alam mong yung tugtugan nila is like that, and yung Moonshine, alam mong mga manginginom din to. I love it, man. Hindi ka tulad sa 806, talagang ang hirap isipin nung 806 na yan. Napatingala lang kami sa dingding, nakita yung 806, yan na lang, okay din. Sobrang Danila. Si Johnny Stern. Ako talaga hindi ako magaling sa paggawa ng pangalan ng banda. So isa dyan tingin ko dapat ko sino yung pinaka malawak kong vocabulary ang mga pag-isip niyan.
No? Kahirap talaga mag-isip ng paan ng banda. Napakahirap. Sino yung pinakamalawak ng vocabulary? Kung kailangan niyong kumanap ng dictionary at thesaurus, butang na, tumingin niya kayo doon. You try to check out something that is very related to you, kung ano yung pinaka dikit na dikit sa inyo, sa tugtugan niyo, doon kayo, maghanap ng pangalan. Dadami na yung mga pangalan para 826, 507, 507. Yun, no? Itong sinabi naman ni Ryan, for me, hindi mahalaga kung ano ang band name. There are people who think like that, di ba? Na ano. And I think that's a valid, ano, that's a valid opinion. Oo. Kung ang band name ang mahalaga sa akin, tugtugan at samahan ng banda, pagmamahal sa banda at sa musika. Well, yeah, that's a... That's a Nice. Yan. Kung sino gusto ko talaga, dami naman dyan, hindi maganda yung pangalan, pero tuloy-tuloy pa rin. Eh. Diba? Tama. Yeah. Mm-hmm. All right. Oh, ready na tayo, Tina? Okay, yes. Wait, wait, I have advice pa. Ito, ano? Ah, sige. Hello. Shout out, okay, D All Best. Breakdown niya ngayon. Oh, break. Hi, D. D All Best. Shout out, shout out. Hey, D. Ang advice ko lang. Whiskey version next week, ha? Yeah, whiskey version. See, whiskey version's a good name. Ang advice ko kasi, since I've been through a lot of bands, no, make sure it's searchable sa no sa internet. Kasi yung banda kong, you know what, yung banda kong Bake before, like Ryan Pineda knows that band, pag sinearch mo Bake, puro cakes talaga lumalabas. Oh, bago ka makadating sa ano sa banda ko, dami mong dadaanan. So make sure that it's, ano, it's, hindi lang may mga searchable. Searchable, napaka-importante talaga na pag-click pa lang nila sa YouTube o pag-search pa lang nila kung saan. Kuha na nila, kuha na nila. Yeah, yun lang. Yeah, yun lang. Marami pa, but let's go to the raffle kayo. May tanong ako, should you be concerned na meron kang kapangalan pero sa ibang part ng world? Depende. Pili ko depende. Kung sikat yung katunog mo, kapangalan mo, syempre, medyo maging concerned. Parang Switchblade Manila lang yan, di ba? Nasa Manila kasi sila. So, should they have been Switchblade na lang? Kasi hindi naman natin sikat dito yung Switchblade na may kapangalan sila. Ano? Hindi, feeling ko related din dun sa sinabi ni Bri. So, pag sinerge sa YouTube, usually, kunyari, kung may kapangalan ka, kung masikat yung isang, kunyari, yung isang Switchblade US, yun yung lalabas. So, parang may kalaban ka na agad. Searchable. Tama. Tama. All right. Kumbaga, okay lang na makapangalan kayo, pero yun yan. Parang hindi kayo magiging searchable kung sakali. Yes. Tama yun. Tama rin naman sinasabi ni Ryan Pineda na ano, the music will talk, not the band name, kasi yun din advice sa akin ni June Dizon, like yung isang band ko si Hunting Lilac, I hate that name. Yeah. Yeah. Oh. But yeah. Make sure, like, ano lang. Hey, June Dizon, ah. Influence natin yan. Oh, try to find something like an original na sounds good, positive, like wala masyadong ibang diskarte naman ng ibang tao, ano eh, may question parati yung like her, like what's her, like it's an abbreviation of I don't know. Right? Mm-hmm. Well, you know what I'm talking about. I'm just talking too much. Okay. Jimbo nandiyan na rin. Jimbo ng Piranha, si Mike Buehr, tsaka si Erwin. Yan, Piranha again, Boys. Yung, ano nila, debut nila bukas ng bagong single. That's exciting. Tamahan natin yan. Watch out for that, Piranha. Hey, Mike, how are you? Okay. Athena, share your screen. Okay, game na. Yan. Share screen, window. Kasali ba kami dyan? Ha? Ah, hindi kayo nag-stream. Hindi kayo nag-share. Ay, nag-share sila. Nag-type lang. Nag-share ako. Okay. Isali, bakit? Kasali. Oh, i-type mo daw dyan, Athena. Pero since hindi mo nag-type yung done, Johnny, pag nanalo ka, kalahati lang yung shirt. Oh. Giveaway. Harap lang. April. All right. Okay na yan. Johnny. Go. Okay na? Nandun okay na talaga po. Sila. Hey, Moonshine T-shirt. Hey, Moonshine shirt. Hey, Moonshine.
Oh, si Glenn. Nice. Nice. Congratulations. Congratulations. Binawi niya. Pinadala ako ng ramen nito. Papadala ko naman siya ng t-shirt. Juan Talavera. Yan. Galing talaga ni D. Si Glenn, ano rin yan? Rapper yan si Glenn. Nag-rap siya. Speaking of rapping, okay na. Yung 806 medyo Chicano yung dating sa akin. 806 na. Si John, kasi isuy eh. Searchable yan for sure. Sabi ni Mike, low fire daw yung pinigaw nila. Yan, yon, low fire. We'll watch pass that tomorrow. Hindi, yun naman ang papakinggan natin. Oo nga, no? Gulo-gulo. Wine. Wine pa tayo, sir. Wine. Wine pa, wine. I'm gulo. Alright. So that's it. Ano, meron pa ba kayong gustong mga itanong? May gusto pa kayong idagdag? OTN, si Johnny, tsaka si, ano, Obit. Ha? Shout out si Johnny. Sila. Or anything okay to say goodbye. Oo. Oh. Si Johnny naman, simulan natin. Kasi sabi ni Obet, siya daw palagi na nauuna. Johnny, sa likod. Any parting word? Yan. Shout out. Ganyan. MP na daw. MP na daw. And parting words? Naku. Tsaka mga shout outs muna, John. Shout out muna lahat. Shout out. Shout out sa lahat ng mga fans ng Hey Moonshine. Salamat wow sa... Dahil nandito kami ngayon, eh, naimbita kami na bandang ito. So, sa ibang isa-shoutout ko, kay Ninyo, alam mo na yung gagawin mo, bukas na tayo mag-usap. Sa ibang band members natin, chill lang, bro. 806 pa rin tayo. We love you, man. Keep up the good work. And kita-kits tayo soon, man. Mark, alam ko nanood ka. Nandiyan ka lang. Bukas ah, yung babe ko, ayusin mo. Akala ko may trabaho si Mark. Magtrabaho ka, Mark. Huwag ka manood. Andiyan lang yan. Alright. Rock and roll lang. Basta rock and roll lang. Lifestyle is rock and roll. Mm-mm. Nice. Okay, si Obet na. Yep. Salamat, Hey Moonshine. Mga kabuanan sa pag-invite, an honor, really an honor. Ano pa ba? Sa mga ano, nanonood ngayon, salamat. Sana pangkilikin natin ng original Pinoy music. So, support lang, support. Sa mga, sa shoutout nga pala sa Rhythmic Circle, some of our members are watching. So, it's the club audience sa Binil. Yes, yes. And so, Hero 6, yeah, pa rin ang rock and roll with Hey Moonshine, of course. Tandaan nyo lang sa mga newbies, sabi nga ng Akadaka ng ACDC, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Yun. Paging ganyan. So, peace, nice, love, and have sex always. Thank you. Oy, Obet, baka may Facebook kayo, yeah, social rocking media. Rocking, yeah. Oh yeah, yeah. May Facebook kami, pero yeah, it's still in the works. Pero you could, you know, we'll post it na lang. Mga gustong kay ano sa Facebook page. Ano nga pala yung pangalan nun? 806 pala. 806. Yeah, yeah. Ayun, yun. So, masyadong mahirap. Ay, teka. Pwede ba ako mag-plug? Pwedeng-pwede. Sure, sure. Pwede ba ako mag-plug? Pwedeng-pwede. gusto ko pala i-plug yung ano, Bearded Pinoy. Bearded Pinoy sa mga may mga balbas diyan. May mga balbas. Mga balbas. Oh, we have products beard. Hindi ganito. Okay. Oh, siya na. Kontakin nyo lang ako. Johnny Salcedo Garcia on Facebook. Nice. Okay. Nice. So, kahit ano pang business, promote nyo na. Thank you. Wala na. Ayun.
Soon. Soon yung Paris ko is gonna open up again. Summer. Yeah. So, mag-open ulit yan. So, Hey Moonshine, pagdala ko na lang kayo. Brian, wag ka na, layo mo. Nice. Thank you, guys. All right. Thank you guys for ano for accepting our invite. Sa ano medyo alam namin medyo biglaan yung invite namin pero salamat at ano pinagbigyan niyo kami. We had lots of fun. And okay yung ano usapan natin. All right guys, ano parting words from ano from Hey Moonshine. Nakalahati ko. Ayun no, oh, dami rin no. Naka-decanter. Okay, si Angela yata walang vocal, walang ano, walang audio ngayon. So nakita ko naman meron siyang ano. Meron siyang sinasabi ano daw. Thank you all daw. All right, Tone. Tones. No, sisi. Nagagalit na si Tones. Thank you for watching. Thank you sa mga viewers for tonight. And syempre sa 806 for sharing. Thank you, your Hey time. Moonshine. Thank you, Hey Moonshine. Thank you, Johnny and Obet. Yeah. Hopefully, in a couple of months, jam na tayo ulit. Mm-hmm. Yeah. All right. Kala John. Mm-hmm. Athena. Thank you sa lahat ng mga nanood. Kay Kuya Jam, Kuya Hari, Tito Mike, Tita Laresa, Sayaman Fam, and Alfonso Fam. Pati sa Athenians. Yeah. Maraming salamat sa inyo. Pati sa 806 band. No, delete kayo next week. Okay. Athenian, Blue Eagles. Ako, well, thank you again. I always look forward to seeing you guys. Kasi inlayo ko sa inyo. So, every Friday, look forward to this. Salamat sa ano, sa mga regulars that watch our show and to our guest 806 and yun yung mga si ano kasama rin ng 806 na close friends ko si Nino Mark and Jude and also nabanggit natin yung Southern Project who supports underground bands like 806 and Humdinger who was with us also watching so we'd like to say hi to Christian and Johnny of the Southern Project. And everybody na nanonood, you know who you guys are, yung mga close sa atin, regulars. Yun lang, salamat. Okay. Alright, bago si Gian, ako na muna. So yun, I'd like to thank Ren 806. Thank you again for accepting our invite. And of course, thank you for everyone who's always been watching. We are so happy that every time you're here Friday, ano nga eh. This is actually the highlight of my week, yung live natin. So thank you sa lahat. Stay tuned. Next week we have another guest. Whiskey version sina D. Kasama ito na talaga. Mm-hmm. Totoo na to talaga. Whiskey night next week. Yes. Oh, mag-whiskey tayo. Tama. Sige. And ano? Saan na mag-whiskey night tayo ngayon? Oo nga. Wine ako eh. We're preparing a song with whiskey version. So abangan nyo rin yun, no? Mm-hmm. So again, thank you, Gian. Yes, thank you, 806. Thank you, Hey Moonshine. Thank you, Hey Moonshine. Salamat. Bravo, bravo sa ginagawa niyo for accepting our invite. Kasi nata. Lumakas na volume mo dito. Ano ba? Nag-headset na ako, bro. Which blade? Piranha. Kalisto, Aute Amake, sino pa ba? Humdinger. Ayan. Salamat sa pag-tune in, sa pag-suporta palagi. Kila Ryan Pineda. Sino pa ba? Si Marvin. Salamat. Next week, whiskey version kasama natin. Yun. Alright. So, we're leaving you with song dalehan. Ay, congratulations nga pala ulit kay Glenn Talavera. Yes. Oh, congratulations. Glenn si Talavera. Pala. Si Laninho, si Nonoy. Si Nonoy. Noy.
All right. Good night, people. Ano na? We're leaving you with si Angela live. Nakalimutan mo si Angela. Hindi, hindi nga siya daw, hindi daw siya, wala daw siyang ano, wala daw siyang audio, hindi siya makaano. Hindi siya makaka. Siya di ba shout out? Oo. Okay. Type. All right. Bye-bye. We're leaving you with a live version of Wicked Man. Thank you, everyone. Everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you.